Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Heidi Medalia Channers Channel. So for today's videos guys, wala tayong ibang pag-uusapan kundi alam niyo naman siguro kung ano yung pag-uusapan natin about kay yan at ito. About kay Senator Bongbong Marcos at saka kay Lenny Robredo. So bakit nga ba? Ba't ko ba ito ginawa tong video na to? So guys, ginawa ko lang tong video na to based on my opinion sa mga ano, sa nakikita ko sa ito guys, sa tong video na to, sa akin lang to. I mean, kung ano yung masasuggest ko, di ba? Huwag nyo sanang i-bash. Yung sa akin lang naman eh, kung ano yung naririnig ko, kung ano yung nakikita ko. Kasi nanood ako ng ano nila, ng interview nila doon kay Tito Boy. Kay Tito Boy Abunda Channel. Doon nanood ako ng ano, almost one, sobra pala, sobra. Sobra 1 hour yung interview nila doon. Pero sa interview na yun na almost 1 hour guys, sobra pa. Makikita mo talaga kung sino yung sobrang ganda the way siya magsalita. Kung paano niya, 'di ba? Kung paano niya ibabato ulit sa nagtatanong yung mga sagot niya. So, well, si Tito Boy noon, guys, kung ano yung tinatanong niya, well, ito una kay Bongbong Marcos tayo, so, no. Pareho naman sila mga ano, pareho naman sila pwedeng ihalal bilang presidente. Bilang presidente ng ating ano, ng ating bansa. Pero think wisely kung sino talaga yung best, sino talaga yung feeling yung itong tao na to eh talagang may malaking maitutulong sa bansa natin. So dito tayo kay Bongbong Marcos. So yun. Si ang masasabi ko kay Bongbong Marcos dun sa interview niya guys, sobrang ano niya. Sobrang talino niya, very smart talaga siyang sumagot sa mga tanong. Punto por punto talaga siya. Point and point, kung ano yung itatanong sa kanya, as in clearly maiintindihan mo talaga kasi the way siya magsalita, very, ano talaga, very, ang tawag nun? Very, ko siya mabigas. Yung ini-explain talaga niya, no? Ini-explain talaga niya kung paano niya sasagutin yung mga katanungan na yun. At sobrang maiintindihan mo sa mga speech niya, sa mga program niya, kung ano ba talagang gagawin niya pag siya yung iboboto bilang president. So, ang lucky feeling ko kasi si Bongbong Marcos kasi sobrang ano niya, sobrang talino niya sa mga bagay na yan. So, yun. As in, pwede talaga siyang maging presidente ng Pilipinas. Sa isang oras na pinanood ko siya na in-interview niya, in-interview siya ni Tito Boy, walang waste doon. Oo. Walang waste, walang nasasayang na oras, minuto, seconds, walang masasayang doon sa mga sagot ni BBM. Kasi alam niyo kung bakit. Lahat ng mga sagot niya, puro katotohanan. Lahat ng mga sagot niya is ano ba, yung hindi lang yung basta-basta na sasagot ka lang ng kahit na walang kakwenta-kwenta, ano? Ang yung mga alam na alam talaga niya kung paano niya sumagot. Alam na alam niya kung paano niya tayo matutulungan if ever siya man din yung tatanghalin bilang bagong pangulo ng bansa natin, ano? Kasi si BBM talaga, wala naman ako kinakampihan sa kanilang dalawa guys. Pero sa interview ni Tito Boy, puntahan nyo na lang. Tingnan nyo na lang yung channel ni Tito Boy. Makikita nyo dyan sa lahat ng apat na kandidato na yun. Isa lang talaga ang nakikitaan ko doon ng sobrang ganda magsalita. Paano the way, paano idaan. Diba? Kung paano idaan, kung paano lusutan, kung paano ang tamang pagsagot ng mga ano, mga katanungan.
yun. Sobra, so kay doon kay BBM, hindi ko alam, hindi ko namalayan guys na yung isang oras na interview na yun, hindi ko namalayan na tapos na pala ako. Kasi sa sobrang ganda ng speech ni BBM sa mga sagot niya doon, hindi ka magsasawang ano pakinggan yun. Kasi very intelligent. Tapos, very professional sumagot, mga ganun. Wala siyang sinasabi doon, wala siyang binabato sa kalaban niya, wala siyang paninira na sinasabi, kasi wala siyang sinasabi na, tinanong siya ni Tito Boy, okay, bakit hindi pwedeng ihalal bilang presidente si ganito? So, ayoko na mag-mention ng name, so alam niyo na yan. Ang sagot niya, wala siyang sinagot na masama doon. Yes. Wala siyang sinabi na bad na ikakasira ng kalaban niya. Yun yung maganda sa bilang presidente na iboboto natin. So yun yung maganda na nagustuhan ko kay BBM, kay President, kay Senador Bongbong Marcos. So super super malinis, wala kang makikita na paninira na sinasabi niya doon. So doon tayo kay Lenny Robredo. Yes, although naman unang sagot pa lang ni Lenny, guys. Huwag niyo akong i-bash kasi yun lang naman yung nakikita ko, di ba? So unang sagot pa lang sa mga fans diyan ni Lenny Robredo. So yun, pasensya na po. Ang sa akin lang, opinion ko lang naman to. Although pare-pareho naman sila na magagaling, di ba? So, doon lang naman natin pinagbabasehan yung mga sagot nila doon sa interview na yon. So, guys, unang sagot pa lang ni Lenny, Vice Lenny Robredo, as in, may nakitaan na talagang mali doon. Kasi ang layo ng mga niya, ang layo ng mga sagot niya doon sa tanong, di ba? May mga may mga sagot naman siya na okay dun sa tanong, pero kadalasan talaga medyo hindi mo masyadong ma-catch, hindi mo masyadong maintindihan yung sagot niya. So, yun yung napansin ko, yun yung pinagkaiba ng isang kandidato na to at saka itong kandidato na to. Well, pare-pareho naman silang magaling, pero both wisely na lang, diba? Pero may isa talaga doon na sobrang ganda na lang talaga na pagkasagot niya kung paano siyang sumagot o pumupunto, punto por punto yung mga sagot niya. Nasa nakikita ko kasi sa mga may mga nagko-comment diyan sa interview ni Tito Boy kay Vice President Lenny Robredo, may nakalagay doon kasi na anong point doon? Saan doon yung direct to the point? Kasi si Bongbong Marcos, guys, hindi ko naman direct to the point talaga siya. So si VP naman, minsan hindi ko maintindihan kung anong direct to the point niya diyan. So, 'di ba? So, 'yun ang sana alam natin kung sino talaga yung tama na ilalagay natin sa taas. Okay? So, yan lang naman yung opinion, guys. Pare-pareho naman sila magaling. Kahit sino sa kanila, pareho silang magaling. Pwede silang i-vote. Pero ang sa akin lang naman, yun yung opinion ko lang sa nakikita ko. Kasi nanood kasi ako ng interview nila. So, yun yung nakikita ko lang, guys. So, yun. I hope hindi naman nyo akong i-bash kasi hindi naman tayo pare-pareho ng opinion. So, yun. Thank you for, yun guys, thank you for watching and I hope to subscribe on my YouTube channel down below and click the notification bell. So, ayun guys, and thank you for watching. Bye!